Joe Vigala. Isa po ako yung scuba diving instructor sa Boracay. So, nandito po sa inyo para gusto ko po sana i-share sa inyo ang miracle na po na nangyari sa buhay ko. Gawa ko ng Sante International. Napatigil po ako sa pagtuturo ko ng scuba diving dahil po sa aking malalim. Parang malubhat na ang daman. So, dati po, hindi po kasi po para doktor. Yung may nakaramdaman po ako, pinababayaan ko lang po. So, kaya po, isang araw, nakakaranas po ko ng mahirap sa pagtuming. At yung gabi-gabi po, hindi na ako pinatutulog. So, medyo, naano na po ako, kumbaga naalam na po ako. So, nabili po ako ng aking may bahay na magpatingin. Una pong patingin ko ay sa Polymedic sa May Elsa. Dahil may kaibigan po kami doon na Chinese na expert sa colon cancer. So, nung tinest niya po ako, sabi niya po sa akin, sa tagal po niya ng expert pagtingin sa colon cancer dahil po yung mother niya namatay po sa colon cancer, kaya po siya nagpapadaling hasap sa colon cancer. So sa pagtingin niya po sa akin, sa 100% daw po, 98% na nakasigurado siya na may colon cancer ako. So, medyo nalungkot po ako. Kaya lang po, talagang ako po kasi isang tao na practical at pagka nagkakaroon po ako ng problema, kahit sa po ay malubana, so sabi ko, sarili ko, bakit kaya ako nagkakaroon? At sa family po namin, wala po family po namin ang sakit na cancer. Ang sakit lang po ng family namin is heart attack. So bakit kaya ako nagkaroon ng cancer? So sabi nung doktor, kung hindi ka pa sure, gusto mo pwede ka magpa-second opinion. So nagpa-second opinion po ako ng PGS. Nung magpa-second opinion po ako ng PGS, kung 98% po ang sinabi sa akin sa Polymedic, pagdating ko ng PGS, 100% na nakakasigurado sila. So, ganun na nga po. So, positive na po yung sinasabi ng doktor. So, wala na po. Sabi ko, talagang ganyan. Wala. Kahit ayoko man tanggapin, wala na po magagawa. So, sa tigas po, may kaligasan din po ang ulo ko kasi practical nga po, ayoko na rin po pag-asusin ng pamilya po. So, siyempre po kasi pag sinabi natin po cancer, hindi lang po sakit sa bulsa sa buhay natin. Talagang gagastos tayo ng malaki pagka sinabi natin ang sakit po ang cancer. So, pinabayaan ko po siya. Pinabayaan ko na lang po siya. Sabi ko, kung talagang kalawang sa akin ang gusto, so, binibigay ko na lang yun sa Panginoon. Hanggang sa nag-lead po ako. Doon po ako napilitan na ipasok na hospital. Hindi po kayo maniniwala. Ako lang po nagdala sa radio sa PGX. Nung nag-bleed na po ako, nakapampers na po ako kasi hindi ko na po siya matigil. Talaga po pusa na siya lumalabas, nag-press blood na po, napuno-puno na po yung pampers. Pagdating ko po ng PGX sa emergency room, sinabi ko lang po sa doktora na nakita ko sa loob, Dok, pakigamot niyo po ako, baka hindi na po ako aabot. Pagkasabi ko po ng gano'n, nag-blackout na po lahat. Nawala po paningin ko. Nagano'n po, bumagsak na po ako sana. Pero kararinig ko pa po ang ginagawa at mga doktor na nakabulok po sila. Medyo andyan na po sa kanila ako ng mga dextrose. So, pinaglalaban po, pati po puso ko, humihinto na po sa pagano sa pagkibo. Ako po kasi isang tao na hindi basta-basta bumibigay. Kahit po ganun ang nakaranasan ko, sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa may lumabang ka. Dahil ikaw lang din ang makaligtas ka. So, ganun pa. Paano po hindi mangyayari na ganun para tumitibil lang po ang tubo ko, ang tibok ng puso ko? Alam niyo po ba na natira sa tubo ko? 70 over 40. Dahil ko parang po yung sinaksak na nag-usan ng tubo. Pero po yung 70 over 40, kaya po talaga nag-collapse na ako. So, napilitan po ako ngayon ay combined sa hospital. Hindi, ito na po. Lahat po ng test ginawa sa akin sa PGS. Lahat po ng test ginawa. So, ang sabi sa akin ng doktor, isa lang. Kailangan operahin ka.
kailangan matanggal yung bukol sa loob ng katawan mo. So, Doc, sabi ko, kung uoperahin niyo po ba ako, yung po bang cancer ko mawawala? Gusto ko lang po kasi yung malaman, sabi ko, kung mawawala yung cancer ko pag ako i-operahin niyo. So, sabi po sa akin ng doktor, hindi kami nakasigurado na mawawala cancer mo. So, kaya lang ka namin uoperahan para huwag kumalat yung iba. So, sabi ko nga po sa inyo kanina, ako po isang practical na tao. Sabi ko nga po sa loob-loob ko, kung ako hindi naman pala 100% na matatanggal ang cancer sa katawan ko pag-opera nila, so bakit pa po ako magpapahiwa ng katawan? Ha? Practical lang po, bakit po hindi? Hindi po nakakasigurado, doktor, na matatanggal yung cancer ko. Ayaw ko na rin po lumabas kasi bakit po? Pag-agasasin ko lang po pamilya ko. Ha? Alam nyo naman po kung magkano aabutin pagka tinuloy ko ang gamutan sa cancer. So, ang ginawa ko po, para wag lang po ako maoperahan ng doktor, kung ano na pong alibay ang ginagawa ko. So, nandiyan po na yung kung may bahay ko ay hindi makahadilap ng pera. Kasi kahit pa paano po sa PGH, kahit pa sabihin libre, may binabayaran po kahit kahit pa paano. So, sabi ko lang po sa doktor, baka po pwede niyo akong bigyan ng dalawang araw na pass. Kasi kung hindi po akong gagawa ng paraan para kumuha ng pera, hindi po ako may makapag-raise. Pero huwag po kayo mag-alala ako at ako'y babalik. Pero saan po kayo? Talagang patakas na po ako ng ospital. Talagang hindi ko po gusto mong magpa-opera. Kasi talagang sabi ko nga po sa sarili ko, hindi naman matatanggal eh. So bakit pa ako magpa-opera? So madaling po sabi, lumabas po ako ng ospital. Pero bago po ako lumabas ng ospital, ginamit ko naman po yung isip ko na kahit po paano, kaibsan yung nararamdaman ko. So, ang hiningi ko lang po sa doktor, bigyan nila ako ng reseta sa pampatigil ng dugo na chronic stomach at saka yun sa kirot na mararamdam ako ng kamatol. So, yun lang po ang iniinom ko. Isang taong po lumipas, wala po akong ginagamit na gamot, kundi yun lang po. Tinitiis ko po yan pagka nakikita po ako ng pamilya ko na sumasakit. Halos minsan po, hindi ko po pinakikita sa kanila kasi ayoko rin po silang masaktan. So kahit po masama na pagkaramdam ko, alam niyo naman po sakit na cancer pagka yung sinong po. Talagang lahat po ng santo tatawagin niyo. Pero hindi ko po pinakikita sa pamilya ko kasi ayaw po silang masaktan. Tiniis ko po halos naka-isang taon ako na wala po pong pag-inom. So nandiyan na po na hindi na po ako nakatulog. Kayo po ba? Sino po ba dito nakahaya ang aking naranasan? Talagang fighting spirit lang po ginawa ko. 8 months po ako hindi natutulog. Sino po ang tao makagawa ng 8 months po nila tutulog? Talagang nilalabanan ko lang po sarili ko. Bakit po hindi ako nakatulog? Pagdating po ng gabi, kumikirot po. Tatakbo po ako ng CR. Pagtupo ko ng CR, wala naman po lumalabas. Lumalabas po kakapraso, may kasama pang dugo. Pagbalik ko po ng higaan, seconds lang po para na naman ako matutulog. Takbo na naman po ako ng CR. So paano po kayo matutulog? Ganun at ganun po, inamot ng isang taon hanggang sa 8 months po ako hindi nakatulog. Paano usap mong kutakot-takot? Biro niyo po, nananalangin ako sa itaas. Sabi ko, Lord, kung talaga hindi niyo po ako pagagaling niyo, baka pwede pong kumahalin niyo na ako para hindi na ako mahirapan. At ako po isang liling lubos na, pati po, patawarin nga po ako sa taas, pati magulang ko po, pinatatawa ko na. Sabi ko, Mama, kuhanin mo na ako. Hirap na hirap na ako. Talagang hirap na po ako eh. So, pag ganun po nangyayari, talagang wala na po, kumakain po ako na nakahiga na nakatagilid. Hindi po ako nakakaupo, hindi po ako nakakatayo. Bakit po? Pag nakatayo po, kagaling-ganyan ang tuhod ko. Para na po ako ayos na tao. Hindi ko na po kanin po kayo eh. Naalala ko nga po, pumunta ako rito sa Barley, sa Sante International. Hawak-hawak po ako ng dalawang tao. Uupo po ako dyan, nakatagilid ako. Kasi hindi nga po ako po, nandito po yung rectal cancer ko. So, nakikita lang po ako. Sabi ko, nung una nga po, di ako naniniwala sa akin sa mga yaman. Hindi ko naniniwala. Pero sabi ko, bakit hindi susubukan? Hindi naman ako operahin. Hindi rin naman ako tutukan. So, susubukan ko lang. Alam niyo po ba ginawa sa akin ng miracle na sa international? Nakakatatlong box pa lang po ako na ginagamit ko po yung powder. Pinatulog po ako ng body. Para na pong
pagbabago nangyari sa buhay ko. 8 months po ako hindi natutulog, pinatulog po ako ng Barley. Tapos, eto po, dinaretso ko na po, dinaretso ko na. Hanggang sa po na narinig ko, kung una, hindi po ako naniniwala. Yung pinakikita po ng Manila ito na testimony po, nalalabas po yung Barley, nalalabas na hindi na po ako mag-aaral sa inyo, Nana, hindi po ako muna po ako naniniwala. Nung mangyari po sa akin, doon po ako naniwala. Lahat po ng dumi ng katawang, tin-lensing po lahat. Pagkatapos po noon, mga 2 months lang po, nakakatali lang po. Pero po, naging regular po ang dumi ko. Naging regular po. Sabi ko, Diyos, gusto po, magmahayang maraming po salamat. Siguro po, talagang binabayan ako ni Lord na hindi pa akong gustong mawala. So, binabayan ako sa tulong ng aking Sante International. So, napakalaki pong bagay ang nangyari sa buhay ko. Pero hindi po, parang second life ko na po ito. Dito nyo naman po sa pag sinabi yung cancer, bibigyan na po. May nakakaligtas, pero nangyari po. Sa ngayon po, napakalaki. Ako na po nagsasabi sa inyo. Gumaling ko po, try to po, check up ko. Hanggang sa yung mga doktor ko po na dati ko tumingin sa akin, ano raw po ginawa ko? Bakit daw po nawawalaan, buti-buti po nawala yung bukol sa loob. So hindi ko po sa kanila sinasabi na nagtitake ako ng herbal. Kasi usual po sa doktor, hindi naman sila naniniwala sa mga herbal. Kundi talagang medicine sila. Kaya po, hindi po sa salamat ko po talaga sa Sante International. Kaya po, sabi ko nga po, hanggang sa ako po nakatingin sa ating mata, hindi ko po makakalimutan ang Sante International. Yes. Doon lang po, kung sino man po, may makaramdaman, ano, magtiwala lang po kayo. Ano ang uri ng karamdaman pagkagalingin po kayo ng Barley? Yes. Thank you, thank you. Napaka-plating is for Joey Gala.